Pinagdaan ng Department of Education na naging successful ang unang taon ng distance learning sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. Pero kung ang ilang teachers ang tatanungin, pagod na raw si namamatser sa sistema. Hinaing pa nila hindi naman daw natutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga guro para iraos ang distance learning. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ligtas na balik! Paralan! Paralan! Kilos protesta ang isinalubong ng mga gurong ito sa muling pagbubukas ng klase para sa school year 2021 to 2022. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, nasa ikalawang taon na tayo ng distance learning dahil hindi pa rin pwedeng ilabas ang mga bata para pumasok sa eskwela. Pero hanggang ngayon, kanya-kanyang diskarte pa rin ng maraming guro para mairaos ang online classes at ang paggawa at pag-distribute ng mga module. Giit ng grupo, overworked pero underpaid at undersupported ang mga guro. Kaya hiling nila, ibigay ang nararapat nilang overtime pay, laptop at allowance para sa internet. Sana ay payagan na rin daw ang limited face-to-face classes sa mga lugar na mababa ang kaso ng COVID-19. Sana sa loob ng isang taon na school year nakita na namin kung paano hinahanda yung mga paaralan natin. Nagko-construct na sana ng mga health sanitation facilities, no? Nakikita na sana namin yung pagdagdag, no, ng mga health personnel sa mga schools namin, pero hindi po natin yan nakikita. Yun po ang hinahanap natin. Ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF, isa ang Pilipinas sa limang natitirang bansa sa mundo na hindi pa rin nakababalik sa face-to-face classes dahil sa banta ng COVID-19. Ang iba pang bansa ay Bangladesh, Kuwait, Saudi Arabia at Venezuela. Pinangangambahan tuloy na makaapekto ito sa kalidad ng edukasyong nakukuha ng mga bata, lalo't hindi lahat ay may access sa gadgets, internet at module. Pero sa kabila ng mga hamon sa ilalim ng blended learning, iginiit ng DepEd na naging matagumpay daw ang nakaraang school year. Patunay nga raw dito ang bilang ng mga nagsipagtapos at nag-enroll ngayong taon. Sa pagtataya ng DepEd, higit 2.1 million na estudyante ang nakatapos ng grade 6, habang 1.88 million naman ang graduate ng grade 10. Para naman sa school year na ito, nasa 24.6 million na ang nag-enroll, katumbas yan ng 93.8% ng mga nag-enroll noong nakaraang taon. Bagay na target higitan ng DepEd, lalo't extended ang pagtanggap nito ng enrollees hanggang September 30. We did what was considered impossible in 5 months. We translated printed material into TV, radio, cell phone, tablets, and yes, we even utilized walkie-talkies for remote schools. We have also succeeded, and this is a matter of record, in increasing the salaries and the benefits of our teachers and non-teaching staff. Today, we are opening the school year 2021-2022 as we celebrate last year's victory. The challenges that we are facing now are even tougher than those we battled last year. Sa pagbabalik naman ng face-to-face classes, nakapila na para ipa-aproba kay Pangulong Duterte ang pilot implementation nito sa 150 paaralan. Pero sa ngayon ay marami pa rin daw dapat isaalang-alang. Walang sapilitan. Ito ay gaganapin lamang sa mga lugar na pumapayag ang local governments at saka ang parents naman, yung specific classes na pumapayag sila na mag-face-to-face ang mga anak nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.